everyone, so nandito tayo ngayon sa sakahan, magsa 6 o'clock na dito ngayon, nabubulol na ako. So may dala tayong solar para sa mga nagre-request na mag-vlog tayo paggabi. So ayun, mag-vlog po tayo ngayon, tapos mag-ihaw muna ako ng ano guys, mag-ihaw muna tayo ng Taiwan or Hito dyan sa inyo. So ito ang gagamitin natin para makita yung face ko. Actually may ano kami dito, solar, pero mamaya kunti, may ilaw na ito kasi may oras kung kailan siya mag-ilaw. So, kunti guys ay maliwanag na rin siya. And dito, hindi siya medyo maliwanag kasi nga po sa taas lang yung ilaw niya. May dala kong ganito. Ito ay matagal na ito guys. Nung nandun pa kami sa dati naming bahay, yung maliit pa ng bahay namin, sobrang tagal na ito guys. Mga, I think mga 3 years na ata ito. So, and then ngayon, ay i-ready ko lang ito guys para pag-ihaw natin ang ating Hito. Ay, nandito na ako, nagsaing na ako guys. Oh, di ba maliwanag na. Pero yung mga manok hindi pa natulog. So may kasama tayong mga manok dito. Ayun, tapos hindi ko alam kung luto na itong kanin natin. And ay salamat, dito na talaga si punta na rin matulog yung mga manok natin. Ayun sila. Tapos ito na pala yung Hito or Taiwan dito sa amin. Kuha natin ito guys kanina. Ito na siguro ito. Tapos mamaya magmantika talaga ito guys. Kasi sa sobrang taba niya. Naku muna siya. Tapos mag ano na rin tayo ng cut tool ngayon, Cindy, kasi mamaya ang dami ditong lamok. Although may moskitero tayo, pero marami pa rin lamok guys. Kahit may moskitero, kahit may moskitero ka pa dyan, marami pa rin lamok. Pabalik ito para mas ano siya. So tingnan nyo ito guys ha, ipailaw. Oh, may ilaw na ako guys. May ilaw na yung ano natin. Ito din oh. Ayan oh, para makita nyo talaga ang mukha ko na. Ayan, hindi ba maliwanag na tayo ngayon. Ayan siya. Hintayin ko lang muna maluto itong kanin natin, tapos mag-ihaw na tayo nito. Sarap nito guys. Nung dati, nag-ihaw din kami ng ganito. So, ay kumain natin dito. Kunin ko na ito kasi luto na siya para hindi siya masunog ang kanin natin, kasi luto na yung kanin natin. Isusunod na natin itong ating ihaw. So sa mga nagre-request sa akin na mag-vlog ako dito paggabi, so ayan na, medyo naganap ako ng paraan para makapag-vlog talaga ako dito sa sakahan. Sa mga request ninyo, ang dami na ng lamok. Magano na tayo ngayon ng katol. Kukunin ko muna yung katol kasi sobrang dami na ng lamok. Ah, ito yung lamok. Katol natin na dalawa para sa hindi tayo maano ng lamok. Malapitan. Budget tayo sa katol kasi malayo tayo sa bayan. Mahal kasi mga bilihin dito sa amin. Kaya tipid talaga. Ano mga manok na dito sa ilalim? May buwan na pala. Para pagkain natin mamaya, diyan ko lang muna ilagay. Ayan siya. Parang wala talaga yung mga lamok niya. So ayun guys, hindi pa po nakapag-follow sa aking Facebook account, nandun po sa comment section yung link. Maraming maraming salamat po. Balibalihin lang nato ni Bapa kung masunog. Balik-balik ka din. Actually mainit kaya medyo palayo tayo doon.
kasi mainit yung apoy. Pinapawisan ako. Pinayosabang itim ko na talaga dito, guys. So, hindi pa rin siya naaayos ang ating kubo. Ayan. So, naaayos din siya. Yung dalawang manok, guys, hindi sila natutulog. Iwan ko sa kanila. Ano talaga ako sa mga manok na yan kasi patong ng patong doon sa taas. May antay doon. May mga gamit. So, ayan. Tinatapon ko ito sa kanila kanina. Kasi nga po. Ayun, may ano, nakabili na pala ako sa mga nagsasabi na bumili din ako ng mga lagayan ng mga ano dito. Yung banig ko na ginakala. Ito, piga 800 yung manok. Mm. Diyos ko, naitihan ng manok, oh. Yung digit siguro, naitihan siguro ito. Mm. Naiti na ng manok. Grabe talaga itong mga manok na to. Ayun, nakabili pala ako. Tatlo ito, guys, pero yung isa kinuha ni mama, nilagyan niya ng suka doon sa bahay. Ayun, bumili ako ng ganito. Mga nagan para daw malinis tingnan. So, bumili ako ng tatlo ito, guys. Kaya, kana mantika at ka. Well, tuyot sa suka. Pero, kinuha ni mama, kaya yung suka, dito ko lang din siya inilagay. Pagbalik natin ng bayan sa susunod na may extra pating money, bibili din tayo ng ganito. So, yung garlic powder namin, nabasa siya, hindi ko alam kung pero okay pa naman siya, naggahi na siya ba, matigas na dahil nabasa po siya. Yung sugar, kunti na lang yung sugar, guys, may bitchin dito, and then may mga ingredients pa ako dito, and luya, bumbay. So yun, so maya kunti kakain na din tayo. Ayun, naitahan mo niya itong kung saan ako ning itis sa manok kayo. Itahan siya, guys. Pagtulog natin ito mamaya, manimahok na tag-iti. No? Ano mo talaga itong mga manok na to, eh. Ayan siya. Itahan. So, baliktadin na natin ang ating niluto. Kasi, kailangan siyang baliktadin, guys, para hindi siya masunog. Hindi kasi maganda itong kahoy na inano ko, kaya madali lang siyang, kailangan talaga may apoy, kasi kung hindi mapatay talaga yung largo. Diretso ito mapatay kasi nga po hindi maganda itong kahoy na ginagamit natin. Hindi naman siya masunog kasi mataas naman itong lutuan natin. Ito, nabali. Nabalik na yun yung katol. Hmm? Natatlo na yung katol. Sa mga nagre-request paggabi, wala naman kayo makitang view paggabi. Kasi nga po, madilim. Pero, as your request, kailangan natin kayo sundin kasi nga po, dahil sa inyo, dahil po sa inyo, guys, maka-revenue po tayo. So sana sa mga bago pa sa aking YouTube channel, huwag niyo pong skip yung ads para maka-revenue po tayo ulit. And then, maayos din natin itong ating kubo natin. And sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel. Hala, doon ko ilagay yung mga katulong. Doon. So yung battery, ang solar, na ginagamit ko pang charge ito ng cellphone ito. Bumili ako nito para maka-charge tayo sa cellphone para hindi po masira. Ayun, pang-clam lang siya. Ano to? 380. Ganito. Mahal siya, pero need kasi natin siya. So, kahit mahal, grab na. So, may ano kami dito? May mga coffee. Kaya para pag pumunta si Papa dito at saka si Mama, may coffee dito sa sakahan. Ayun. Ako lang siya pang lagay para maayos itong ano natin. Uy, basta hindi pang itahanan ni atong mga higdaan ng tanan. Pang iti. Pang taihan na ng manok. Ito ano ko. Muskitero dito. Ayan. Ay, kulgit pala. Dala akong kulgit dito. Tapos, itong bigas. Ayan. Ito yung mga tuyo. Nandito ko lang siya inilagay yung mga tuyo. Dito yung sa bag. Para, kung mabusan na tayo ng ulam, ay, ano na talaga tayo. Ayan, ano na kailagay.
makaluto agad kapag maubusan tayo ng ulam. Kaya yun talaga ang tuyo. Ito, ilagay ko na itong kanin dito sa taas. Okay. Medyo maano talaga dito, madilim, maligid, oh. Dito ako sa labas, tingnan nyo, oh. May buwan. It's already 6 o'clock na dito ngayon. So dito ako. Ayun, oh. Madilim ng paligid. And then, ayan yung buwan. Doon sa taas yung buwan. Ayan. Namamayipay tayo kasi mainit. Babalik na din naman natin siya. Para siyang lechon, eh. Paikot-ikot lang natin para hindi talaga siya masunog. Ayan. Diba? Yan tayo mag-inarty-arty-arty, guys. Kasi kapag may inarty-inarty tayo, mamatay tayo sa gutom, day. Kaya, kailangan mong mabuhay. Mabuhay! Kaya mag-inarty. Nagawan ako ngayon ng sawsawa natin para masarap ang kain natin. Kumain ako ng tuyo, suka. Actually, wala ang kulang dito sa amin, sili. May mga tanim-tanim na pala kayo mga gulay. So, siguro bukas ko ipapakita din sa inyo yung mga tanim-tanim na gulay. Kasi ngayon, hindi ko mapakita talaga sa inyo kasi madilim ang paligid natin. 2,000 years later. Everyone, good morning po sa inyong lahat. So, hindi ko po natapos yung vlog natin kagabi. So, i-continue po natin siya and then nakapagtupi na tayo nating higaan. Ngayon ay magluluto naman po tayo ng sinabaw ng na tilapia kasi nga po morning na. So, before that, magpo-coffee muna tayo. Umuulan dito sa amin ngayon. Ayan, dito ko muna kailagay. Then guys, magpo-coffee muna tayo before ko ito patin. So, kasi nga po, maaga pa dito umuulan. Good! Makasilong yung mano kaning mga... Napugong masang loob ko. Okay, dito na sa ilang. Mayroon tayong sinabaw na tilapia ngayon. Nakagising ko lang, sobrang sakit ng mata ko ngayon. Sana hindi mabasa yung lutuan natin. Umuulan. Okay, no, tingnan nyo yung luto ko. Sana hindi mabasa yung niluto natin. Kasi, oh. Ayan siya. So, ito na pala yung tilapia. Ayan, so. Hindi ko kayo madala siguro pagluto natin kasi nga po ulan. So yun guys, nalagay ko na yung isda and susunod na natin itong yun ito mamaya po natin. So nagano na pala ako ng mga ito, ingredients, hindi ko na ipakita sa inyo kasi maulan naman eh. Ano yung cellphone natin, mabasa. So hindi ko na ipakita sa inyo. So ito na lang ang ating pang ganyan itutulin kasi sarap lagyan ng maputi ito na tangkong, eh. Lagyan natin dun sa ating sinabaw. Putuloy-putuloy lang natin siya para madami. Sarap talaga ang sabaw pag may ganito. Bukal-bukal na siya. Nagano pala ako ng sinabaw na isda. Nagpainit muna ako ng tubig. Tapos, pag kumulo na siya, nilagay ko yung isda. Nilagyan ko ng mga sibuyas, luya. Ganon.
So kanina madilim talaga dahil tinago ko yung cellphone ko dahil umuulan. Sila mama ngayon, meron siguro silang ulam kasi yung dala ko kahapon din naman nila inubos. Budget talaga ang sila ngayon. So, bilisan lang natin ito para baka malata na yung tilapia. Madali lang kasi maluto itong tilapia. Hindi katulad ng ibang isda na matigas. So, yung tilapia, madali lang siyang maluto. Ay muna tayo magmamantika ngayon kasi kahapon, mantika talaga ang ulam natin. So ngayon ay organic na sinabaw. Magyan siya ng tangkong. Napaka fresh ng tangkong dito kasi dun lang sa gilid. Madali lang itong nadali ko na ito. Tapos meron pala kaming daing doon sa, tingnan nyo paano ginawa yung, kasi umuulan dito, hindi talaga kahapon, init, ngayon umuulan. So, mamadali tayo kayo, umundang, stop yung ulan, umundang pa siya. Pero maya, mabalik naman itong ulan, so hindi na tayo makapag-vlog. So, dito ko muna siya ilagay. Ito pala yung mga bago na naman nating daing. Inano natin sa mainit kasi para dito sa apoy para hindi siya malangawan ba. Hindi siya tapunan ng langaw kasi kung tapunan siya ng langaw, mataihan siya. Nagka-cause ng uod siya. So, ilagay na natin yung tangkong dito. Kasi parang ito naman siya. Madali lang kasi ito maluto. Naugasan ko na pala itong tangkong kanina sa tubig ulan. Hindi ko na naipakita ang buong proseso dahil okay lang kung hindi ulan kasi para makita talaga yung punong-puno ng gulay. Kasi mas sustansya daw itong tangkong. Tama ba? Sasabi mo maraming nagsasabi mas sustansya daw itong tangkong na to. Puno talaga siya. Pero takip ko guys, takip ito ng kanin, kinuha ko lang. Pero hindi naman abot tong apoy dito sa taas o. Sana mainit mamaya para hindi mabulok itong ating daing. Kumulot na kumulot. So mamaya kung tititikman natin kung tama na ba yung lasa niya mamaya. Ito yung storage naman ng aking cellphone for this video. So hindi nyo nakita kahapon yung video ko kasi nga po madili o kagabi. So ayun o. Yun yung weather natin. Medyo makulimlim siya. Ayun. Isa namin. Mataas na yung mais, diba? Yung pagpunta ko dito. Malit pa lang siya pero ngayon o. Malaki na yung mais. Straight talaga hanggang doon yung mais. Straight talaga ito. Guys, dito meron pa tayong mga tilapia. Tutin dito ng screen. Ayun o. Mga maliit na tilapia. Ayan. Meron din malaki dito na tilapia. Sana hindi tayo mabungian. Ayan o. Ayan yung tilapia natin. Ayan. So, problema natin guys. Nabasag itong ano ni Mama Tab. Dahil nilagyan dito na isa, patay na itong gurami natin kasi dinadaing niya naman siya. And then ayan, buhay pa di pa. Ayan mga tilapia, dami pa yan guys, tilapia. Ayan, tapos meron din dito isda. Ayan, so ayun yung mga maisan dito. Ang gamit ko dito ngayon is solar. Ayan siya. Yan yung panel ng solar para pag mainit, pero
Tignan yung weather, oh, doon umulan, oh. Bunggang ulan doon. Sana hindi ulan kasi may pupuntahan tayo ngayon. And then, kinuha ko na pala yung isda dito, ayan, oh. Tapos, ayun yung daing natin. Tapos, ito na yung niluto natin kanina. Sinabaw na. Ayan, tilapia. Sarap nito, guys. Super. Nagyan ng tangkong. Shrap. Itong kanin natin. Ayan lang siya. Ayan, natapos na tayo nagluto dito ngayon. So, igagala ko muna kayo doon sa gilid. Meron pala kaming mga tanim-tanim dito na mga watermelon at saka iba pa. So, magdala muna tayo dito ngayon kasi baka mabored naman kayo palagi doon. So, namamaga yung mata ko. Ayan. Kasi, naka-white kayo kasi. Wala na akong damit. Mga pasahan na tana. Lahat kasi yung naglumot ako. Ang tawag sa amin, lumot. Yung kinukuha yung mga gurami, mga puyot, maliit na tilapia doon sa putikan kasi kapag mainit na dito sa amin, unti-unting na nahubsan ang tawag dito sa amin, unti-unting mawala yung tubig doon sa sakahan natin. So yung mga isda na iiwan doon, so yun ang kinukuha natin. So yung sa Tia Eileen palagi nagsasabi sa akin, yung nandito pa sa Tia Eileen, yun ang palagi niyang sinasabi sa akin na gusto niya talagang gawin na manglumot. Kaya umuwi na lang siya sa Finland. Hindi na kami nakapanglumot. Kasi yun talaga ang gustong-gusto niyang gawin. Yung ang tawag sa amin lumot talaga, yung example dito para siyang kunti na lang ang tubig. Tapos doon na lang na stuck yung mga isda. So yun ang gusto talagang content niya talaga gagawin. Pero nung nandito pa siya sa Pinas ay malalim pa yung tubig. Super malalim pa. Kaya hindi pa siya pwedeng, parang diretso-diretso pa yung tubig pa. Hindi pa siya pwedeng lumuton ba? Yun ang diferensya. Pero ngayon, shoutout kay Tia Eileen. So, maingi talaga yun kasi yun ang gusto-gusto niya manglumot. So, babalik sila ni Kuya Caleb. Sana makabalik sila agad dito. And maraming salamat pala sa mga sumusuporta sa akin, sa mga hindi po nag-skip ng ads. Kung gusto niyo pa akong i-add sa aking Facebook account, guys, meron po sa comment section. And sana please, sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel. And i-share niyo po ang vlog natin everyday. Every 5 PM po ako nag-upload ng aking mga videos. And siguro bukas or ano, mag-ano si Papa, mag-spray dito. Kasi nga po, oh, medyo maano na naman putik na naman. Alam niyo ba guys, may problema ko ngayon, yung tub ni Mama nalagayan ng tubig, nabasag. Nilagay kasi, dilala kasi yan ni Mama dito, yung nandito si Mama at saka si Papa natulog nung nakaraan, dito nila inilagay. Ayan o, dun sa part na yun kasi, hinahakutan ni Mama ng tubig doon sa Agusan River na yun. Si Mama yung naghakot ng tubig para si Papa hindi na mapunta-punta doon para pag-spray. Kasi yung spray, nilalagyan kasi ng tubig para pang-spray dito sa damo. So si Mama ang taghahakot doon sa tub, kaya nilalagyan yung malaking tub, malaking baldi dito. Pero ngayon nabasag. Kaya problema ko, hindi ko alam kung magkano yan. Babayaran ko na siguro si Mama kapag may pera ako. Pero, hey, Diyos ko, kinabahan ako, guys. Kasi iba pag magalit ang mother. Alam niyo ba, guys, yung mga mother natin, kahit naman sino, mabait yan sila. Pero kapag magalit yan sila, mas ano pa sila sa liyon. Diyos ko, kaya matakot talaga kayo sa mga mother kapag magagalit. Huwag natin pupunuin yung mga mother natin kapag magalit sila kasi hindi natin alam kung ano pwede nilang gawin sa atin. Cheers! So, ayan, shout out sa mga nanonood sa atin ngayon. Si Ate Helen from Cebu, shout out sa Ate Helen. And, sino pa ba yung shout out natin? And, shout out na sa mga hindi ko na talaga kayo ma-shout out. Hindi katulad nung dati yung nandito pa yung camera ni Ate Ellen, yung ginamit ko pa kasi nasisave ko dito sa cellphone ko yung mga nagpapa-shoutout. Ngayon, wala na tayong shoutout kasi cellphone ang ginagamit ko, hindi ko na masave kasi habang nagpa-vlog ako, hindi ko makita yung mga shoutout. So, yun na. Pasensya muna, guys. Pero kapag na tayo ng camera natin soon, ay masi-shoutout ko na kayo, guys. Ha? Pasensya nyo muna. Dito naman tayo kasi, ulan na naman siya, day. Ulan.
So, kakain na ako mamaya kunti. So, maraming maraming salamat sa mga hindi po nag-skip ng ads natin everyday. Dito na tayo sa ating bahay. Ayun, parang tumulo siya, guys. So, ngayon, kakain na tayo. Ayun, dadalhin ko kayo sa pagkain natin. Ayun siya. Ayun yung ano natin. Tapos, yung binili ko nung magpunta ko ng bayan. Pag magpunta ko ng bayan, guys, pag may extra ako, bibili talaga ako ng mga gamit na gamit-gamit namin sa bahay. Ayun, nakakain na tayo ngayon. So, ito na yung kaldiro. Ito na yung kawali. So, diretso na tayo dito. Hindi natin mag-inarty-inarty. Diretso ka na ito. Ayan. Pantakip na ang kaldero. Ito lang din. So, kain tayo, mga angel. Si Leah. Kain tayo, mga angel. Wala, parang may ano itong kanin natin. May mga mamang. Kaya kinuha ko yung mamang. Alam niyo ba yung mga mamang? Kasi yung mga insecticides, yung mga lumilipad paggabi. Lumilipad paggabi. So, kakain pa naman ako mamaya. Ito. Ay, sarap nito, Day. Promise. Tangkong pa lang, Day. Ulam na. Saan yung ano? Isang hiwa ng isda. Ayan. Gusto ko kayo maglaway kayo nito, guys. Sobrang sarap nito. Sobrang sarap, Day. Maglaway talaga kayo nito, Day. Sarap, Day. Kain tayo. Ali. Kain tayo. Para makita niyo talaga ang kain natin. Magkutsara tayo kasi mainit. Mapaso itong kamay natin. Napakasarap. Taba. Lami dyan, Day. Sobra kalami. Yung friend ko sa Leah, nangumusta kayo, okay lang po si Leah. Pero kung dito siya, siguro hindi niya mabuhay kasi ma-hearty yun si Leah. Madaming ka-heartyhan ni Leah. Oo. Hindi ko alam kung mabuhay siya dito sa sakahan. Tsaka na tayo mag-inarty-arty pag marami na tayong pera. Dami ang tangkong maputi. Sarap. Magkamay na lang ako. Ito yung tilapia. Napakataba. Wala ito sa King Crab ni Ibana. Sarap itong tilapia. Ang ulam pa dahil. Sarap. Kain tayo. Maglaway talaga ang maglaway dito ngayon.
Shoutout pala kay Ate V dyan sa Canada. Guys, please mag-subscribe po kayo sa kanya. Ate B, shout out sa kanya. Minsan masakit sa likod itong kawayan, pero fresh. Tum, gaan.